Ang buong kaganapan at mga nawalang kasaysayan sa nakaraan na tinatawag nilang Void Century ay nananatili pa ring isang malaking misteryo. Ang mga pananaliksik sa naganap sa panahong ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng world government at may karampatang malaking parusa sa sinumang mapatunayan na nagsasagawa nito. Sa ngayon, ay kaunting tao pa lamang ang nakakaalam tungkol sa totoong mga nangyari sa mundo 800 taon na ang nakalilipas. Ayon kay Professor Clover ay mayroong isang maunlad at makapangyarihang kaharian noon na kilala bilang ang dakilang kaharian na binura mula sa kasaysayan ng mundo. Ang impormasyon ding ito ang siyang naging dahilan kung bakit nalagay sa malaking kapahamakan ng lahat ng mga scholar ng O'Hara sa kamay ng world government. Matapos malaman ng world government ang mga ipinagbabawal na pananaliksik na ginagawa ng mga scholar ng O'Hara, sinimula ng Buster Call at nawasakan pa nilang buong isla. Ang dakilang kaharian ay natalo sa isang pandaigdigang digmaan sa pagtutulungan na rin ng 20 kaharian na kilala na ngayon bilang ang world government. Matapos malaman ng kanilang nalalapit na pagkatalo, ay minabuti ng dakilang kaharian na iukit ang kanilang kasaysayan sa mga sinaunang bato. Ang mga sinaunang bato ay ginawa ng angkan ng mga Kozuki upang maipasa sa susunod pang henerasyon ang kanilang mga impormasyon at mga layunin na kanilang ipinaglalaban. Ito rin ang nagpapatunay na malamang ang bansang Wano ay dating kaalyado ng dakilang kaharian 800 taon na ang nakalilipas. Matapos ang naging digmaan ay ipinagbawal ng world government ang pananaliksik sa mga sinaunang bato at nagpataw ng malaking parusa sa sinumang magtangkang pag-aralan ang mga ito. Kalaunan ay mas piniling manirahan sa itaas ng red line ng mga nakakataas sa world government o mga world nobles. Ang mga world noble ay itinuturing bilang mga diyos na siyang nakakataas sa lahat ng nabubuhay sa buong mundo na may otoridad na gawin ang kanilang mga kagustuhan. Ang One Piece ay ang naiwang kayamanan ni Joy Boy sa panghuling isla ng Grand Line ilang taon na ang nakalilipas. Nakapaloob din sa islang ito ang mga impormasyon tungkol sa digmaang naganap sa mundo na pilit pinagtatakpan ng world government sa publiko. Sa ngayon, ay tanging ang grupo ng hari na mga pirata na si Roger ang kilalang tao na matagumpay na naglakbay sa Grand Line at nakarating sa panghuling isla. Matapos makarating ng grupo ni Roger sa Laughtail ay nalaman nila dito ang buong katotohanan sa pagkatao ni Joy Boy at ang digmaang naganap sa mundo 800 taon na ang nakalilipas. Nalaman din nila dito ang pagbabalik ni Joy Boy sa mundo kaya naman, nagpa siya si Oden na bumalik sa Wano para sa pagdating ni Joy Boy sa hinaharap. Sa Dressrosa ay sinabi dito ni Corazon ang tungkol sa mga di na siyang mortal na kaaway ng mga Diyos o mga nakakataas sa world government na siyang namumuno ngayon sa buong mundo. Ang mga sinabing ito ni Corazon ang nagpapatunay na marahil ang mga di ay siyang namumuno sa dakilang kaharian na tinalo ng world government ilang taon na ang nakalilipas. Hindi pa man kumpirmado, ngunit marami ang nagsasabi na si Joy Boy ay ang hari ng dakilang kaharian na tinalo noon ng world government. May posibilidad rin na maaring si Joy Boy ay ang nagsisilbing hari ng mga di at siyang namumuno sa dakilang kaharian, maraming taon na ang nakalilipas. Kaya naman sa tingin ko, malamang ang susunod na magiging Joy Boy ay kabilang din sa angkan ng mga di na nabubuhay ngayon sa kasalukuyan. Ngunit sino pa nga ba sa ngayon ang nararapat na maging bagong Joy Boy sa kasalukuyan kundi si Luffy? Gayunpaman, ano nga ba ang mga ebidensya na nagpapatunay na si Luffy ang bagong Joy Boy sa kasalukuyan na darating upang baguhin hindi lang ang bansang Wano kundi maging ang buong mundo? Sa panahon kung saan na ang pangkat ni Roger ay nagpunta sa Fishman Island, ay narinig nilang nag-uusap ang mga Sea Kings tungkol sa pagbabalik ng kanilang mga hari. Ang mga Sea Kings ay may sinabi rin dito na matutuwa rin ang mga whales kung sakaling ipapanganak ng muli ang kanilang hari sa hinaharap.
Kaya naman sa tingin ko, malaki ang koneksyon ng mga whales kay Joy Boy at sa dakilang kaharian na tinalo ng world government ilang taon na ang nakalilipas. Malamang, ang mga whales din na ito ang siyang magpapatunay na si Luffy ay ang bagong Joy Boy na makakapagpabago sa buong mundo. Matatandaan na nakilala ng mga Straw Hat ang doktor na si Krokos na nakatira sa loob ng whale na si Lebon na naging kaibigan din ni Luffy. Ang doktor na si Krokos ay kasama ni Roger sa panahon ng kanilang paglalakbay sa Grand Line at isa sa mga nakakaalam sa mga sekretong nakapaloob sa panghuling isla. Sa pag-alis ng mga Straw Hat mula sa Reverse Mountain ay sinabi dito ng doktor na maaaring ang mga Straw Hat na siguro ang mga pirata na matagal nang hinihintay ng grupo ni Roger. Ang emperor na si Whitebeard ay mayroong malaking barko na naging inspirasyon din ng isang sperm whale sa pagdidisenyo sa kanyang tanyag na barko. Si Whitebeard ang isa sa mga nakakaalam tungkol sa kasaysayan ng mga di at may koneksyon din sa yumaong hari ng mga pirata. Sa mga huling salita ni Whitebeard ay sinabi niya dito ang tungkol sa isang tao na magpapatuloy sa mga layunin ni Roger at ng mga di ilang taon na ang nakalilipas. Sa sandaling ito, ay panigurado naman na si Luffy ang tinutukoy ni Whitebeard na isang tao na itinadhana na siyang makakahanap sa panghuling isla. Ang hari ng Fishman Island na si King Neptune ay may alagang isang whale na ginagamit din niya bilang isang paraan ng kanyang transportasyon. Si King Neptune rin ay may magandang relasyon sa grupo ni Roger at may kaalaman tungkol sa Void Century at sa mga sinaunang armas. Sa Fishman Island rin matatagpuan ang Sea Forest kung saan makikita ang isa sa apat na mga road pounding leaf na katabi sa naiwang mensahe ni Joy Boy ilang taon na ang nakalilipas. Kapansin-pansin din na tila binabantayan ng mga whales ang Sea Forest kung saan matatagpuan ang isa sa mga sinaunang bato na makakapagturo sa kinaroroonan ng panghuling isla. Ang mink naman na si Inuwarashi ay nakatira sa isla ng Zoo kung saan matatagpuan ang Whale Forest na siyang kinaroroonan ng isa sa apat na mga road pounding leaf na nakakalat sa buong mundo. Kabilang din si Inuwarashi sa mga individual na kasamang naglakbay ni Roger sa Grand Line upang hanapin ang panghuling isla. Maging si Inuwarashi ay naniniwala na si Luffy ang magiging susunod na hari ng mga pirata. Ang aking mga ipinakita ay ang ilan lamang sa nakikita kong mga koneksyon ng mga whales na walang kasaysayan ng mundo, ilan taon na ang nakalilipas. Ang mga lugar din na may mga whales ay tila may kaugnayan sa mga impormasyon tungkol sa dakilang kaharian 800 taon na ang nakalilipas. May napansin lang din ako, sa tuwing may makikita tayong mga whale ay may lumilitaw na mga matatandang nilalang na konektado sa hari ng mga pirata na si Roger. Ang bawat isa rin sa kanila ay may kaalaman tungkol sa digmaang naganap sa mundo 800 taon na ang nakalilipas. Ang ilan din sa mga matatandang ito ay naniniwalang si Luffy ang posibleng maging susunod na hari ng mga pirata. Matatandaan na pinag-uusapan din ng mga si Kings ang tungkol sa pagbabalik ng kanilang mga hari at sinabi rin nila dito na matutuwa rin ang mga whales kung sakaling mangyari na ito sa hinaharap. Sa panahon kung saan pumasok na sa New World ang mga Straw Hat ay kapansin-pansin na ginagabayan sila ng mga whales sa kanilang paglalakbay sa karagatan. Matapos nilang makarating sa New World ay makikitang tila nagdiriwang ang mga whales at makikitang masaya sila sa pagdating ni Luffy. Matatandaan na may naiwang misyon si Joy Boy sa Fishman Island kung saan balak nilang itaas ang barkong Noah sa mundong ibabaw sa tulong ng kapangyarihan ni Poseidon na makontrol ang mga Sea Kings. Si Luffy naman ay may malalim na koneksyon at pagkakaibigan sa prinsesa ng Fishman Island na siyang bagong Poseidon na may kapangyarihan na kontrolin ng mga Sea Kings.
Ang aking mga sinabi ay ang sa tingin ko na mga katibayan kung bakit si Luffy ang susunod na magiging Joy Boy na siyang makakapagpabago sa mundo sa kasalukuyan. Sa tingin ko rin ay malaki ang gagampanan na papel ng mga whales na ito kung sakaling malaman na ng lahat ang nawalang kasaysayan ng mundo 800 taon na ang nakalilipas. Shout out po sa lahat ng mga nagpapa-shout out at muli ay maraming salamat po talaga sa patuloy pa ring sumusuporta.